So I'm not saying na huwag kayong pumunta sa Thailand. My point of view ay mag-ingat tayo sa mga scams. I-offer kanila ng fixed na price, na presyo ng pamasahe mo papunta sa hotel mo or saan. Pero usually guys, we use Grab. Talaga, pag pumunta kami sa, hindi namin alam yung pupuntahan. So nag-Grab kami kasi fixed yung price nila. So yun yung alternative na pwede yung gawin. Mag-Grab guys. And first night niya doon sa Bangkok ha. First night niya doon sa Bangkok. At doon pa sa first night niya, doon pa siya nanakawan or na pickpockets. Hello, hello everyone! Welcome back again to another video. Yes, this is MJ, your teacher vlogger in Thailand. So at Lee Cup. Ayan guys, so for today, let's talk about Bangkok scams or Thailand scams guys. So I'm not saying na huwag kayong pumunta sa Thailand. My point of view ay mag-ingat tayo sa mga scams. Kahit saang lugar man guys. So mag-ingat tayo if you are a tourist. I know na iniingatan mo talaga yung gamit mo or yung pera mo. Of course, yung money. Kulang mo walang gamit sa'yo, pero yung pera mo naman ang nawala, di ba? So, ano ba yung mga Bangkok scams na ma-encounter nyo usually? At yes, na-scam din ako noon. Yun guys, yes, na-scam ako. Hindi man siya scam siguro. Or na-biktima din ako noon na mga ganyang kalakaran sa Bangkok. So, first Bangkok scam or ano yung ma-encounter nyo sa Thailand ay yung number one guys, yung fixed taxi price. So, bakit fixed taxi price? It's because parang i-offer kanila ng fixed na price na presyo ng pamasahe mo papunta sa hotel mo or saang destinations man or tourist spots man napuntahan mo. Like, 800 baht. So, alam nyo ba yung 800 baht nasa 1,200 pesos na yan sa Pilipinas. Pero, makukuha mo lang siya or pag nag-meter ka lang sa taxi ay nasa 100 to 200 lang yan siya. So, yun guys, yun usually na encounter mo talaga from the airport. So, wag kayong magsakay ng taxi sa airport. Like, it's because ang mahal, i-offer ka talaga nila. So, nabiktima din yung friend ko na nag-tourist siya sa Thailand. Nabiktima din siya and yun. So, mag-ingat kayo sa taxi scams or fixed price nila. Pwede nyo sabihin na meter na cup or meter. Meter cup, taxi meter cup. Pag magsabi siya, may die. No, 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 no. So, wag nyo ituloy. Wag kayong sumakay. Umarap mo yun ng iba. Next, number 2. The Grand Palace is closed scam. Bakit the Grand Palace is closed scam? So, merong lalapit sa inyo guys na sasabihin, ay, yung Grand Palace, closed siya ngayong araw kasi merong ceremony. Huwag kayong maniwala guys and bago offer sila, ay dito tayo pumunta, ganito, kasi open, magandang temple ito, magandang tourist spot ito. So, wag nyong i-grab yun siya. It's because open po yan, open yung Grand Palace and usually nag-close lang siya pag may coronation. So, hindi naman bago every year or every day yung na coronation nila. So yun guys, huwag kayong maniwala sa that Grand Palace is closed scam. Usually guys, pag pumunta kayo sa Grand Palace, 800 baht talaga yung bayad or nasa 1,200 siya. So yan talaga yung price, yung entrance fee nila. So yung entrance fee nila nasa gate lang yan guys. Huwag kayong maniwala sa labas na nag-offer ay ganitong price ng Grand Palace to tapos magbabayad kayo doon sa tao. So wag guys, doon talaga sa entrance nila, sa booth nila guys, meron doon. So yun, next scam ay yung go-go bar scam. So, bakit go-go bar scam? So, it's because yung go-go bar scam ay yung mga alam na naman natin na yung Thailand, ganun. So, huwag kayong maniwala sa free entrance fee, pero i-offer kayo nila doon sa loob na guys, na ang mahal-mahal ng drinks nila nasa 700 baht or nasa 1,000 pesos na price ng inumin doon. So, huwag kayong maniwala sa go-go bar scam, guys, ha? Meron kasing pag may mga bars na hindi talaga scam or totoo talaga sila, ay upo ka lang tapos mag-order, yung order mo nasa menu, yung price nila, so yun yung okay guys, yun yung piliin nyo. Mag-offer sa'yo sa labas na may menu doon ng mga babae, ganun guys, free lang siya, pero doon kayo mamamahalan sa drinks nila, kasi ang mahal-mahal ng drinks doon. So yun, pag doon kayo sa go-go bar scam, ha? So mag-ingat kayo talaga guys. Next, so yun yung guys ha, I'm not saying na wag kayong pumunta sa Thailand ha, mag-ingat kayo pag naging turista kayo sa ibang bansa. So, not just sa ibang bansa, pati sa ating bansa, mag-ingat tayong lahat. Next, yung bird
bird food scam. Ano ba yung bird food scam? Kasi maraming ibon sa Thailand. Maraming ibon na lumilipad kasi hindi nila pinapatay yung ibon, guys. And i-offer kayo ng bird food worth 300 to 500 baht or nasa 800 pesos siya. So, di ba ang mahal-mahal? So, wag niyong i-grab. Pwede naman manood na lang kayo, guys. So, if na-amaze talaga kayo, pumili kayo sa mga hindi kamahalan yung price ng pagkain ng bird. So, pero usually, guys, hindi sila nag-feed ng bird doon. Bird. Next, wrong chain scam. So, bakit wrong chain scam? Alam naman yung wrong change. Suklian ka nila ng maling change sa'yo. Like, for example, nagbayad ka nito, tapos maling sukli. Meron yun doon sa Thailand, guys. Kaya mag-ingat kayo talaga. So, alamin nyo yung exchange rate ng Pilipinas to Thai, guys, ha? Or dollars to Thai baht. Pera nila doon ay baht. So, mag-ingat kayo, guys, ha? So, sa change nila. Next, beware of friendly strangers. So, bakit beware of friendly strangers scam? So, may lalapit sa'yo na i-offer na ganito, ay free ganito, free ganyan. Tapos, at the end, babayaran ka nilang mahal-mahal. Kaya mag-ingat kayo sa mga friendly. So, yun guys. Pero, yun lang guys, mag-ingat lang talaga. Pwede kausapin nyo lang, pero mag-ingat kayo. Huwag nyo i-grab kung may offer sila sa inyo. So, next, yung tuk-tuk scam. Bakit tuk-tuk scam? It's because nabiktima din ako before yung ng scam na yan. Yung namalhan talaga ako ng bayad sa tuk-tuk nila and nasa range ng 300 to 500 baht or nasa 800 to 900 pesos yan siya. So, usually, pag tuk-tuk, 100 lang yan siya. Pag malapit lang yung pupuntaan nyo, 100 baht. So, alam nyo ba yung tuk-tuk ay not expensive vehicle in yung translation ng tuk-tuk? So, pero ngayon, ang mahal-mahal na ng tuk-tuk sa Thailand. Kaya, yun. So, much better na BTS kayo or mag-train, taxi meter, or mag-grab. Pero, usually guys, we use grab. Talaga, pag pumunta kami sa, hindi namin alam yung pupuntahan, doon nag-grab kami kasi fix yung price nila. So, yun yung alternative na pwede nyong gawin. Mag-grab, mag-taxi meter, or pero minsan yung taxi meter, di ba guys, pag iligaw kayo, di ba? So, mas okay yung main MRT or mag-taxi grab or mag-bus. Ayan, mas okay siya. Next, yung mga tour packages scam in Thailand. So, usually guys, pag mag-tour packages kayo, ay ganito, may offer silang ganito, mura lang, tapos at the end, may additional pala na ganito, ganyan. So, usually guys, pag mag-tour packages kayo, mas okay na mag-look kayo, parang, yung parang legit na travel and tours na agency. So, sa Pilipinas, meron yan siya nag-o-offer na meron connected sila sa Thailand at sila na yung, sila na yung mag-contact na ganito ka, and yun niya guys. So, mag-ingat kayo sa mga tour packages scam, ha? Next, ano ba yung ingatan? Sarili mo? So, yun nga guys, mag-ingat din kayo sa mga pickpockets doon, guys. So, mag-ingat kayo sa mga pickpockets. Bakit? So, yun nga guys, mag-ingat din kayo sa mga pickpockets. So, iba yung snatcher sa pickpockets is because yung pickpockets ay, ano, parang pasikretong kunin sa'yo yung gamit mo or yung wallet mo. Pero yung snatcher ay, di ba, unconscious ka na palang gulping ganon, di ba? So, yun yung difference nila. So, kasi nabiktima din kami ng pickpocket sa Asia Tech ba yun? So yun, yung friend ko ay naka sling bag. Nandun yung wallet niya, yung ATM niya sa isang wallet niya lang, sa bag niya. Tapos nakuha yung parang 5,000 or nasa 8,000 pesos niya guys. First night niya doon sa Bangkok, ha? First night niya doon sa Bangkok. Doon, sa first night niya, doon pa siya na nakawan. Doon pa siya na kukunan or na pickpockets. Yung ano, yung pera niya. Tapos, that time, yung ginawa namin, pumunta kami sa police station. Tapos, pinakuha ay pumunta kami sa office ng Asia Tech na kung saan may CCTV. Nakita namin doon na hinublot talaga sa kanya. Okay, so yun na guys, no? So, mag-ingat tayo sa pickpockets doon sa Thailand at hindi lang sa Thailand, kahit saan man guys. So, mag-ingat tayo. Ingatan natin yung mga gamit natin. So, if may mga alam pa kayo na mga scams about Thailand or Bangkok, Thailand, so na scams, just comment down below, guys. And, yun na, guys, I'm not saying na huwag kayong mag-visit sa Thailand. So, hindi ko yung sinasabi. Yung sinasabi ko lang ay mag-ingat tayo sa Thailand or mag-ingat tayo kahit saan man. So, hindi lang sa Thailand, kahit sa ating country man. So, take care always, guys. And, yes, guys, thank you so much for watching. Bye-bye! Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog guys.